Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos na tumatanglaw sa bawat puso, nawa ay sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagpatuloy natin sa panahon ng Adbiyento, buksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos habang ating pinaghahandaan ang pagdating ni Kristo sa ating mga buhay. Ang mga kandilang sa koronang ito ay paalala ni Jesucristo ang dumarating upang puksain ang kadiliman ng kasalanan at akayin tayo sa liwanag ng kaniyang kaharian. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay napupuno ng kagalakan, dulot ng pag-asa at kapayapaang bigay na nagkatawang tao mong anak. Tulungan mo kaming aming maganap ang pagsaksi sa biyaya at katotohanan at ang misyon na kaloob ni Kristong dumarating. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang liwanag na ikatlong kandila ng Adbiyento ay sumisimbolo ng kagalakan hatid ng Panginoong Hesus. Galak na mula sa kanyang pagdating, napapawi sa lahat ng luha at kalungkutan. Jesus, alina, alina, Jesus, alina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Patuloy natin pinagdarasal sa panalamisang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, ang ikatlong linggo ng Adbiyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi
habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong lahat magsaya sapagkat mapapanaagan na ang pagsilang ng ating manunubos. Siyang dakilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tungayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglain mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayon panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya, at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki daalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtang ng kaligtasan at pagtatagumpay, kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banalang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman
ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi. Maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Hesukristo ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsatayo ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat. Dahil sa patotoo niya, hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang sugoin ang mga Hudyo sa Jerusalem, ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang, hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin
sa nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ay may sabi nito, ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas na si Elias ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat-dapat na magkalagman lang ng kanyang tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang misyon ni Juan Bautista ay maging saksi ng liwanag. Ipinakilala ni Jesus sa iba upang ipakilala si Jesus sa iba at patunayan na si Jesus ang hinihintay na Mesiyas. Si Jesus ang hinihintay na tagapagligtas. At si Juan Bautista ay naging tapat sa kaniyang misyon. Itinuro ni Juan Bautista ang mga tao kay Jesus. Sinabi sa atin ni San Juan Bautista, kinabukasan nang makita niya si Jesus, lumapit sa kanya at sinabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Gayon din ang ginawa ni San Juan Bautista sa sumunod na araw. Muling itinuro niya si Jesus, si Jesus, narito ang Kordero ng Diyos. At dalawa sa kanyang mga alagad ang sumunod kay Jesus at sa huli naging alagad ni Jesus. Itinuro ni San Juan Bautista ang mga tao sa Panginoon. At ayaw ni Juan Bautista na siya ang maging sentro. Ayaw ni Juan Bautista na agawan niya ng atraksyon ang Panginoong Jesus. At paulit-ulit na itinanggi ni Juan Bautista na hindi siya ang Kristo. Ayaw niyang maagawan ng spotlight si Jesus. Ayaw niyang agawan ng atensyon. Sinabi ni San Juan Bautista, he must increase and I must be decreased. Natuwa si Juan Bautista na si Jesus ang mangibabaw sa harap ng mga tao habang siya ay bumababa. Ganon din si Maria, ang pinakamahusay na alagad ni Jesus, ay naging spotlight din, agaw pansin din para kay Jesus. Ngunit inutusan niya ang mga alipin kay Jesus. Itinuro ni Maria si Jesus doon sa kasalan sa Kana nang sabihin niya sa kanila, gawin ninyo anumang sabihin sa inyo ni Jesus. Si San Pablo, at palaging iginigiit ni San Pablo, sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Hesukristo. Si Hesukristo bilang Panginoon at ang mga sarili natin
bilang mga alipin at alipin alang-alang kay Hesukristo. Mga kapatid, tayong lahat ay mga saksi. Tayong lahat ay mga alagad ni Kristo. Tayong lahat ay sumusunod kay Kristo. Ang tunay na saksi ni Kristo, hindi interesado na ipakilala ang sarili sa ibang tao, kundi ipakilala si Jesus sa ibang tao. Ang tunay na alagad ni Kristo, iniisip palagi hindi ang kanyang pansariling interes, kundi ang interes ng taong nagsugo sa kanya. Ang tunay na alagad ni Kristo, ipinapakilala palagi si Kristo sa ibang tao, hindi ang kanyang sarili. Ang tunay na alagad ni Kristo, hindi ipinagmamayabang sa ibang tao ang kaniyang nagawa, kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang nakikita ng tao dapat si Kristo, hindi ang ating mga sarili. Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat nating idirekta, dapat nating tulungan ang mga tao na tulungang makilala si Kristo upang mapalapit kay Kristo. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ipakilala natin si Kristo sa ibang tao. At yan ang misyon nating lahat bilang mga tagasunod ni Kristo. Dapat nating ituro sila kay Kristo dahil siya lamang ang Mesiyas. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Siya lamang ang ating daan patungo sa Ama. Walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo. Walang ibang tagapaggawa ng himala kundi si Hesukristo. Walang ibang tagapagpagaling sa ating mga sakit at tagapagbigay ng solusyon sa ating mga problema sa buhay kundi si Hesukristo. Dahil si Hesukristo ang ating daan patungo sa Ama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakot sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang ang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay natin ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng tunay na tao. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas
na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng illegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilo mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, matatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan, at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo, mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos na kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umakasa sa pagdating mo, gayon din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manalangin ka sa pagdating mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, may hainawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa tinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahalabiring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kaniyang pagbibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kaniyang pagsilang, kami na nabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin nat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin nat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahit pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan. Biyayang dulot mo'y walang hanggan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, wag mong pabayaan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin na. Panginoon, sa pagbalik mo, kaming iyong bayan ay taratnan mo. May pananalig tapat sa'yo, sinisikap sundin ng loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo naman ay alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Ngayon po ay Linggo ng mga Seminarista o Seminarian Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na ipangtutulong natin sa kanilang paghuhubog bilang isang mabuting pari. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman
sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang mula sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay magpangin dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas. Ang makapangyariang Diyos, Ama ng bugtong na anak, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pupuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos ay pospusin nawa ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.